Hey, what's up sa inyo guys and welcome back sa aking channel, no? And ngayon, kasalukuyan mong in-edit yung video ng event namin nung weekend, no? So, basically kasi, hindi ako nakagawa ng intro nung weekend na yon, which is, nakalimutan ko na. So, parang mid-part na ako nakapag-video. Pero, meron akong papakita sa inyong timelapse, no? Kung paano namin ginagawa yung mga events, no? Kung paano kami nagsisimula. So, basically, ito yung mapapanood nyo dito sa mga susunod na kabanata, ano po. And ayun, panoorin nyo muna tong video na ito. Which is itong in-edit ko ngayon, ang gulo, di ba? So, hindi nyo naman pwedeng panoorin habang in-edit ko, no? So, malamang, nare-record ko muna to and edit ko to and papanoorin nyo. So, basta, bahala na kayo. Basta panoorin nyo, ito na yung timelapse na yun. So guys, bago mag-start yung event, kung makikita nyo naman sobrang blanco ng venue, no? So basically kami ang naglalagay ng mga tables, kami nag-aayos ng mga chairs, lahat-lahat. Except na lang dyan sa mga ibang vendors ng mga backdrop, and kung nakikita nyo may dalawang hawak na plastic kanina, sila yung vendor ng mga palaruan ng bata. And ako, ito, inaayos ko yung mga table and babalik ko na to. Okay, so next naman na lalagay is yung mga, table pa rin pala to. So itong bilog, originally kasi lima lang siya. So lima lang yung binaba ko, no? And hinatak ko na tong cart na to na may laman ng mga long table. So basically, nagtayo ako dito. Oh, Jubel, matulong naman, mabuhat. So yun, tatlo para dito sa catering, no? So maglalagay mo na yung tatlo table para sa catering. And dadaling ko na yung cart doon sa dulo. And hindi ko alam na hindi pala pwede idalin yung cart ng mga table dun sa dulo dahil sira pala siya. Pero wala na, nandun na ako eh. So yun, eto, nagtatayo na naman ako ng table. Ayun si Jubel, naglalagay ng mga upuan. Ako, nagtatayo ng table para sa mga photo booths and sa mga desserts. Ay, kakapagod. Pahinga muna ako saglit. Manood muna kayo saglit. And so, ayan na nga. Ito na yung nagproblema na ako, no? Tinutulak ko yung ano, yung cart ng table, hindi pala siya pwede. Kaya pala bawal. So pahatak lang. So binalik ko siya diyan and medyo nag-take time ako sa loob. Kasi sinusubukan ko siya ibalik kung paano ko siya kinuha. Pero dahil hindi nga siya maitulak, hindi ko siya maibalik. So ganoon na lang ginawa kong pagbalik. And then lumabas na ako, parang tanga lang. Binuhat ko na lang yung table palabas, no? Sana doon sa gitna hininto ko, tapos binaba ko na yung table doon. Anyways, so ito na ako ngayon, naglalagay na ako ng mga tablecloth. Oh, actually hindi pala siya cloth kasi plastic siya. Which is pabor dahil mas madali siyang linisin. Ano po, dahil disposable siya. So if ever man may mga kung ano pang dumi dyan sa mesa, tanggal na siya kasama ang plastic table. Oh, plastic table? Table cloth pero plastic. So, table plastic. O, bahala na. Basta ako naglalagay ng ganyan. So, ayun, lagay-lagay ng table plastic. Sila, lakad-lakad. Si Jubel, naghawak ng cart. Sabi ko, oh, wait, sakaya ko. Oh, hindi pala niya ako kaya. So, nag-ayos na lang ako ng table ulit, ano? So, ayun, tinulungan lang si Jubel mag-ayos ng mga upuan, no? And parang sabi, parang kulang. Kasi dapat originally, 10 kada table. Eh, kaso, 9 lang ang kasya. Dahil yung upuan nila is malalaki. So, ako, nagtitingin-tingin ako. Tapos sabi ni Jubel, anong gagawin natin dyan? Labas pa tayo ng table dyan. Sige, labas tayo ng table. Palit tayo ng table cloth. Ito, dyan na lang to. Dyan na para pantay yung mga kulay ng table cloth. So, ayun na nga ulit. Tuloy-tuloy ulit dahil sa paglalagay ng mga table cloth. Ah, hindi nga pala siya cloth. Table plastic. Plastic? Plastic sa table. So, ayun, minuksan ni Jubel yung storage. Naghila na naman ang cart. And naglabas na kami ng isa pang table. No? So, hinila ko na ulit. Tapos, tatayo ko na ulit yung table. No? So, ayun, ihilain niya ulit yung mga upuan. So, ako, naglagay na ako ng table cloth. Ah, table plastic pala. So, ayan, inayos na namin. So, basically, ito na yung last table. No? So, all in all, naging 6 table siya. Kasi, ang original plan is 10 tables. Pero, 10 chairs per table. Pero sa kadahilanan, 9 nga lang ang kasya sa isang table, nagdagdag na lang kami ng isang table. So, nagtingkal ako ng cap kung nakita nyo kasi medyo mainit. Sabi nila nakabukas yung aircon pero parang joke lang, no? So, pawis na pawis ako and sakto, may giveaway silang pamaypay na abaniko na galing Pilipinas pa, no? So, kita nyo ako, pay. And malapit nang matapos ang video dito, ay tapos na pala. Okay, bye. We're doing a Pinoy Fiesta event today. Char! Oh, diba? Pinoy na Pinoy ang mommy na my birthday. Filipiniana. Gusto mo yarn? How are you? Hi! Good to see you. Oh my God!
vlogger po na nagba-vlog. Basta naman paghihiwate. Lang kilo ka gusto mo. Para mo ba bali na yung ano ah. So kung naghahanap kayo ng tiga... kung naghahanap kayo ng tigatantad ng lechon, ah, meron kaming iaano sa inyo. I-refer. Magkano ka per hour po? 100 per hour to eh, pasensya na. Kung nakita niyo po yung skills niya paghihiwa kanina, no? Naging tigahiwa ng lechon. So ayun no, ayun yung mga happenings namin nung weekend no. So makikita nyo rin sa video, nandyan si kasama namin si Jubel. Siyempre, si Jubel yung lagi namin kasama no. And nandyan din sila DJ Ron and si Ate Shelby. Pero yung potaboot lang yung renta sa kanya. So basically, si DJ Ron is kumain lang talaga. Jo? Charest! So ayun no, yung next event namin is dito na sa Vegas. And this week na rin yan no, this Saturday. Yeah, Saturday. And babiyahe rin si Jubel. Siya naman yung babiyahe from San Diego to dito sa Nevada. Kasi ito yung first event namin dito ni Milan sa Vegas. And hindi siya mga Pilipino, no? So, mga puti siya. So, basically, ibang level to, no? So, I mean, may mga events na rin naman dati na ibang lahi. Pero, ito kasi medyo big event siya. And first big event dito sa Vegas. And dito lang siya, medyo malapit sa amin. Parang 20 minutes drive lang mula dito sa bahay, no? So, dun siya sa isang Airbnb mansion dito sa Vegas, no? So, tingnan natin. Mukhang magiging masaya tong event na to, no? And malamang duguan nilong to dahil hindi mga nagtatagalog yung mga guests dito, no? So, yun, tingnan natin. And kasama rin nga pala namin dyan yung pinsan ko, no? Eh, pinsan! Pamangkin ko na pala. Pero, kasi hindi naman ganun kalayo yung age group namin, no? Na si Riel, no? So, basically, first time din namin siya makakasama dito. Siya yung anak ni Ate Aurel, no? So, hello sa inyo dyan, no? And si DJ Ron nga rin pala yung DJ sa event this coming weekend, no? So, basically, first event, parang mas maganda kasi yung halos lahat ng vendor kilala, no? So, shoutout sa DJ Ron and kita-kits tayo dito sa weekend. And ayun, maraming salamat ulit sa panunood dito sa channel ko, no? And kung di pa kayo nakapag-subscribe, please consider subscribing here to my channel, no? Joke Evangelista, alam nyo na yan. Pati sa Facebook ko, oy, may TikTok ako, follow nyo ako doon. Pero hindi pa ako lang ti-TikTok. Alam nyo, darating din tayo dyan mamaya, mga sales na una rin namin ganun na sa TikTok. Magiging TikTokers na rin tayo na. And ayun lang, bago ko tapusin itong video na to, panoorin nyo yung highlight video na ginawa ko, no? So, ano naman siya, basic lang naman na video kung ano lang mga nakuha na ako video nung event na yun, no? So, ayun, maraming salamat at kita-kits ulit sa susunod na event. Well, event na yun, no? Kita-kits sa susunod na vlog. Bye-bye! Happy birthday, Emilia! Happy birthday! My... Apong... My 3 years old apo. Thank you. Salamat sa lahat. And dumating. Yung mga dumating, salamat. Yun lang. Mahal na may apo. Happy birthday!
that's why I have the shades on. Happy birthday, Emilia. Tita Babs love you. Happy birthday, Anna. Hope you enjoyed your day. Love you.